you're new to the channel, hit that like button, click that notification bell, and make sure to subscribe. It helps the channel grow, and I really appreciate it. Generations, hallelujah. Praise the Lord, my soul. We all stand to honor the Holy Gospel. Lord be with you. And with your spirit. Reading from the Holy Gospel according to Matthew. Glory to you, O Lord. When the Pharisees heard that Jesus had silenced the Sadducees, they gathered together, and one of them, a scholar of the law, tested him by asking, "Teacher, which commandment in the law is the greatest?" He said to him, "You shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind. This is the greatest and the first commandment. The second is like it. You shall love your neighbor as yourself. The whole law and the prophets depend on these two commandments." This is the good news for our salvation. Praise to you, Lord Jesus Christ. Good morning. In the Old Testament, Isaac had two sons, Esau and Jacob. Esau was the oldest. He had the birthright, tagapagmana. He was also a very good hunter. And he pleased his father, Isaac, with the animals that he killed. One day, he was unsuccessful and he became very hungry. So he went to his brother Jacob and said, "Give me some of that stew. Red beans, ang ibig sabihin. Yung sabaw lang ng red beans." Jacob told him, "Give me your birthright first." And Esau said, "What good will my birthright be to me if I die of hunger?" And then Jacob said, "Swore. You have to swear first that this is so." So he swore an oath, ate the stew, red beans, and went away. So he lost his birthright. "Isang mangkok na lucky me, pinagpalit yung kanyang mamanahin sa kanyang ama, na libu-libong mga tupa, daan-daang mga baka, pinagpalit sa isang mangkok na arroz caldo siguro. O lucky me, o kung basta napakaliit, pinagpapalit." Iyan ang buhay ng marami sa atin. Meron tayong birthright, eternal life, joy that will never end. Marami sa atin, pinagpapalit yan sa isang mangkok na arroz caldo. Drugs, sex, material things, kung ano-ano pa dyan. Eh yung iba, hindi nga pinagpapalit, sinasayang lang yung buhay nila. Ilang oras na naglalaro ng video games, ilang oras na naglalaro ng nanonood ng Netflix, ilang oras na nagpa-practice para sa TikTok, gano'n na lang kanilang buhay. Isang mangkok ng arroz caldo, pinagpapalit natin ang buhay natin. Ganyan tayo karupok. Turo ng sibahan, original sin. Marupok tayo. Napagadali natin ipagpapalit yung walang hanggan sa mga bagay na lumilipas dito sa mundo. And that's why,
tinuturuan tayo ng simbahan to love ourselves correctly. And because of our weakness, we cannot really love ourselves correctly. That's why we are also commanded, you shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your mind. That is the right way to love yourself. Yung selfish ka, pagpapalit mo nga yung panandali ang mga aliw sa mundo, pagpapalit mo, wrong love of self. Because the love of self means you work for the highest good for yourself. Yeah, eternal life. Eh, marupok ka nga eh. So it is only when you love God with all your heart, with all your soul, with all your mind, that you will be given the light to understand na huwag mong ipagpapalit sa isang mangkok na arroz caldo, yung buhay na walang hanggan. You will also understand, ganito ang secret kasi niyan, kaya ayaw rin nating maniwala masyado sa Panginoon eh. Ginagawa lang natin ang Diyos na sangkalan, may problema tayo, magdadasal tayo. May pangangailangan tayo, magnonobena tayo. O kaya ginagawa lang natin pulis ang Diyos na nagbabantay lang kung kailan tayo magkakasala. Maling pagkaunawa sa Diyos yan. We have to understand God correctly and we have to understand how to love ourselves correctly. And the secret, St. Francis of Assisi. It is in giving that we receive. It is in pardoning that we are pardoned. And it is in dying that we are born to eternal life. To understand that, you have to love God with all your heart, with all your soul, with all your mind. You cannot understand that with a mind that is materialistic, reductionist, living only for this world, kagaya ng maraming tao, pagkatapos, malulungkot naman. Karamihan ng mga kabataan ngayon, pinag-aralan ko yung survey, connected. Daming social platform. Minsan umaabot ng 10 hours sa kanilang cellphone. Pero ang natuklasan, they feel alone. Pag kinausap mo talaga ng malalim, yung mga kabataan ngayon, marami sa kanila, they feel alone. Yung iba nag-i-slash na, nangungumpisal sa mga pare. Nag-iisip na sana matapos na ang lahat. High school ka lang, nag-iisip ka ng mamamatay na? Bakit? Hindi mo natuklasan yung lihim para tunay mong mamahalin yung iyong sarili. It is in giving that we receive. It is in pardoning that we are pardoned. And it is in dying that we are born to eternal life. Eternal life, that's your inheritance. Kagaya ng inheritance ni Esau na napakaraming tupa, napakalawak na lupain, pinagpalit sa isang mangkok na lakimi. You only live once, ayusin mo yung buhay mo. Love yourself correctly. Otherwise, your life, sabi ni Shakespeare, will be full of sound and fury. Life told by an idiot. Walang kapararakan ang kasaysayan ng buhay mo. Life is a tale told by an idiot. All sound and fury, signifying nothing. Walang kahulugan ang buhay mo sapagkat hindi mo minamahal ng tunay ang sarili mo. At magagawa mo lang yan kung mamahalin mo ng ang Diyos sa buong mong puso, ng buong mong kaluluwa, ng buong mong pag-iisip. So yan ang panalangin natin ngayon. Pray to God that we will be able to love ourselves correctly. Not the wrong kind of love that fritters away your life. And at the end, you will find out that it is signifying nothing. Let us pray also that we will be able to understand, to have the light and the strength, to understand that it is in dying
that we are born to eternal life, our true heritage. So let us go on to celebrate the Eucharist, where our Lord Jesus Christ, the divine Word made flesh, promised us, "He who eats my body and drinks my blood shall have eternal life." Our true inheritance, the real reason why we are on this earth, the sense of purpose, the meaning of our lives, eternity.